Tigman. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Good day mga Kersop. Good day mga Kapigman. Hello mga Kersop. Good evening sa inyong lahat. No? Mukhang lumipas na ang bagyo. No? Tumahimik na yung kalsada. Tumahimik na yung paligid namin dito. Hindi ko lang alam doon sa mga ibang probinsya dyan, sa south, sa north, kung clear na ba ang bagyo sa inyo. Marami tayong nasalanta na kababayan. Marami tayong mga kababayan na nadali nung bagyo. Nawalan ng kabuhayan, nawalan ng tahanan, nawalan ng bahay. At ang higit sa lahat, kumitil ng buhay, no? Nakakapagtaka lang bakit hindi gumana yung mga flood control project, no? Ng gobyerno na billion-billion ang ginastos, no? Nakakapagtaka bakit ganun. Pero wala tayong magagawa, no, mga Kersop, sa panahon na pangyayari kalikasan ang bumabawi sa atin, no? Dahil na rin yan sa mga kapabayaan natin, no? Na took natin for granted yung kalikasan natin. So ayun, binabawian tayo, no? Hindi lang naman tayo nagpabaya, actually buong sangkatauhan, no? Climate change, sinasabi nila, di ba? Wala naman tayong magagawa dyan sa climate change na yan. Talagang parte ng pag-asenso ng bawat bansa is yung pagkasira ng inang kalikasan, di ba? Pero sa maliit na paraan, may kayang gawin, no? Kaya lang, hindi lang nai-implement sa atin, no? Anyway, this is a kwentuhan session, tanungan portion, no? Kung meron tanong na bumabagabag sa isip mo, kung meron tanong na gusto mo mabigyan ng kasagutan, halika rito, itanong mo kay Big Man. Okay, no? Hello, hello sa inyong lahat. Magandang gabi. Ganun pa man, bangon lang tayo, no? Bangon. Alam mo naman, ang Pinoy, magaling naman sa ganyan, eh. Bangon lang tayo after ng unos, after ng bagyo. Bangon lang tayo, mga Kersop, no? Sama-sama tayo, maglibang tayo, kumbaga huwag natin masyadong seryosohin, huwag natin masyadong dibdibin kasi hindi tayo makakausad, no? Pag yun at yun na lang ang inisip natin, mga Kersop, no? Kaya nais kong i-announce sa inyo, Journey on the North, no? May biyahe na po tayo dyan sa North. Sa Tarlac City. Okay, no, shout out po sa mga taga Capas Tarlac, Bamban Tarlac, Camiling Tarlac, Santa Ignacia Tarlac, anywhere, any part of Tarlac, pwede ko kayong puntahan, pwede kong idalin yung airsoft sa inyo. 50 units ng pistol dala ko, 10 units of rifle dala ko, kaya kung sakasakali, pwede kang pumili on the spot, no? Shoutout din po, meron tayong biyahe Angeles, Pampanga, Mansfield Subdivision, no? Yan, may biyahe tayo dyan sa Norte, Pampanga and Tarlac, no? Anywhere in Bataan, anywhere in Pangasinan, anywhere in Nueva Ecija, anywhere in Bulacan, anywhere. Pag sinabi kong anywhere, kahit saan, okay? Ang nasasakupan ng Norte natin is Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, and Pangasinan. Anywhere dyan sa mga lugar na yan, pwede kitang puntahan on the spot ka pumili ng unit mo, okay? Then, pagdating naman ng araw ng Linggo, no, meron tayong biyahing south, okay? Ang biyahe natin sa south, by the way, shoutout ko muna Sir Alex Manalo of Angeles, Pampanga, Sir Russell Troy Kapinpin of San Jose, Tarlac City. Yan. Kita-kita tayo dyan, mga bossing, by tomorrow, no? Dating gawi, ilalatag ko sa inyo yung mga pinakamalulupit na unit na pwede nyo pagpilian right on the spot. Okay? Then, shout-out ko. Shout-out ko
Hero Reyes Elbo of Calios, Santa Cruz, Laguna. No, hello sir. Tapos yung taga Binyan. Ha? Ah, okay, no. Okay, shout out Santa Cruz, Laguna kay Sir Hero Reyes Elbo. Hello po sa iyo. Bossing, magkita-kita po tayo diyan sa araw po ng Linggo, okay? Then going tayo yung mga taga ano, I'm very sorry, no, pero yung mga taga Lemery and Lipa, highly ano sila eh, no, affected by the storm Christine, para po makaiwas na muna rin sa abala sa inyo at saka sa baka, para hindi na rin kami makadagdag sa traffic diyan sa lugar na yan. Pansamantala itong week na to, hindi muna kami babiyahe, no, ng Lipa Batangas and Lemery Batangas, Taal Batangas, no. Sayang, meron kaming biyahe sana diyan, no. Meron tayong ka-airsoft na kukuha banda diyan. Kaya lang hindi muna matutuloy dahil nga sa nangyaring bagyo, no. Kaya pagpasensyahan niyo na po. Schedule po natin, no, sa mga darating na araw. Okay? Schedule po natin 'yan, reschedule po natin 'yan, pero 'wag ka matutupad din, makakarating rin po kami diyan, no. Okay, so dire-diretso tayo, kwento one session, tanungan portion. Kung meron kang tanong, halika na. Bato mo, sasagutin ko, no. Okay, nasa na ba tayo? Okay. Okay. Big man, meron bang installment plan? Ah, okay. Currently, unavailable ang installment plan natin, no? Pero meron tayong tinatawag na layaway installment plan. Ano ba yung layaway installment plan? Para doon sa mga tao nang gusto ng installment, walang-wala sila, kumbaga, eksaktong-eksakto lang, no, yung budget nila. Kung sakasakaling gusto nyo installment, pwede naman, no, layaway nga lang. Pag sinabi layaway, hindi nyo makukuha yung unit hanggat hindi nyo bayad, hanggat hindi nyo fully paid, no. Pwede yon dahan-dahan, hulog kayo, hulog, then pag nabuo nyo na yung payment, pwede nyo nang makuha sa amin, no. Walang problema yun, mga Airsoft, lahat naman may paraan, no. Gagawa tayo ng paraan para syempre maibigay yung Airsoft sa bawat ka-airsoft natin. Okay? Okay. Kailangan ba ng permit ng isang airsoft? Actually, mga airsoft, to answer this, no, maraming beses ko nang sinasagot to. There's no such thing as permit sa airsoft, no? Wala talaga permit sa airsoft. Merong sinasabi sila na one-time permit. Pwede naman, kaya lang it's for me, ano lang eh, no? Paano kung ibebenta mo yung airsoft, 'di ba? Kailangan ipa-transfer niyo rin 'yon, 'di ba? Meron tinatawag na one-time permit pero hindi ka obligado. Ayun, no? Para just to clarify, there's no such thing as papers or documentation or airsoft permit, no? Pero meron nilabas na ordinansa yung gobyerno na pwede mong i-register. Pero hindi ka naman obligado. Hindi ibig sabihin may airsoft ka, meron kang permit, is pwede mo nang dalhin kung saan-saan. Okay? Hindi ibig sabihin na may permit ka, pwede mo nang ipagyabang. Ilabas, ilantad. Hindi pwede, no? Kasi ang airsoft natin is a replica of a real gun. Kaya kailangan talaga ng napaka-responsable, no, nang gagamit, nang hahawak nito. Hindi pwedeng i-display ang airsoft tulad ng totoong barrel. Hindi mo pwedeng isukbit, ipagyabang, ipagmalaki habang nasa kalsada ka. Okay? Yan, ha? Yan ang papalagi yung tatandaan, no? Yung airsoft, tinitreat natin as if it is a real gun. Di ba? Hindi pwedeng airsoft lang naman to, pwede ako maglakad sa kalsada ng bit, siya. Hindi pwede yun. Bawal na bawal yun, no?
at hindi namin ini-encourage na makasama sa airsoft community yung taong hindi responsable, no? Kaya kailangan talaga ang gumagamit ng airsoft, number one is responsable. Okay? Okay, tapos legal po bang i-travel ang airsoft from province to province? Yes, legal naman, no? Pero syempre kailangan naka-sealed, naka-concealed, nakatabi, nasa gun bag. kailangan hindi mo bit. Hangga't maaari nasa gun bag, tapos nasa isang box, di ba? Kumbaga, hindi ka mapaghihinalaan kasi nakatabi, naka-conceal sa isang box. So, by then, you are a responsible gun owner. Kaya, pwede kung sa pwede, no? Ngayon, maliban na lang kung papadaanin mo, kung i-aeroplano mo. Okay, the problem with pag isasakay mo sa aeroplano yung airsoft, nai-scan. So, inaakala nilang tunay na barrel. Ngayon, pag na-scan, nakita nila airsoft, yung mga mismong airport police ini-interest. Even though you have the documentation like resibo, even though na kaya mong patunayan na binili mo siya, ini-interest nila, no? Ang gagawin nila, they will put you on a situation na mamimili ka between you and your airsoft, no? Between your flight and your airsoft, no? Marami kaming ka-airsoft na ganyan, no? Dinidelay nila ng dinidelay, especially yung mga seaman natin na ka-airsoft from Iloilo, di ba? Dinidelay nila ng dinidelay sa airport, kesyo magpa-file ng ganito, kesyo ganon. Ngayon, nalalagay sa sitwasyon yung ka-airsoft natin na mga from Iloilo, mga seaman, sa sitwasyon na, sige na nga, iiwan ko na lang kasi madidelay na ako sa flight ko. No? Yan. Kaya ako, pag yung ka-airsoft is, let's say, seaman, babiyahe siya sa lugar nila, Iloilo, or magsasakay siya ng plane, ang sinasabi ko palagi, kami na yung magpapaship, no? Kami na yung mag-aayos ng documentation, kami na yung magpa-process ng shipping. Okay? Kasi by then, mas magiging safe, mas magiging maayos yung pagbiyahe mo. Diba? Okay, so next question, when is the best time para turuan ko mga kids ko? When is the best time para maglaro yung mga kids? Today is the best time. Mas maganda, mas bata, masimulan. No? Hindi naman sila kagad sasabak sa matinding game. Eh. Basic discipline, di ba? Basic handling, basic posture. Yan na muna ang aalamin nila, eh, di ba? Kaya just to answer the question, kailan daw yung magandang panahon para mag-start na maturuan yung mga anak niya today habang bata pa sila. Okay? Big man, sabi mo, lifetime warranty. Paano kung nasa malayong province ako? Okay. Lifetime warranty. Paano raw kung nasa malayong province siya? Regarding sa lifetime warranty, totoo yan. No? Proven na marami ng beses na nasubok ang airsoft, ang Big Man Air Hobby Shop regarding sa warranty. Okay? Pag sinabing lifetime warranty. Kahit kailan masira yan, basta hanggat nandito ang Big Man, may warranty yan. Okay? Sa pagkakataon na nasa malayong probinsya ka, ayan, to, second niya, follow-up question. Sa pagkakataon na nasa malayong probinsya ka, meron naman tayong mga technologies like video call. Meron naman tayong mga technologies like sending of videos, sending of voice, di ba?
walang imposible, di ba? Pwede namin kayong i-guide kung paano gawin, kung paano i-troubleshoot, di ba? Sa pagkakataon na may nasirang parts, eh, ipapashipping namin yung parts, then pwedeng i-guide kayo step by step sa pag, you know, sa pag-repair. Okay? Walang imposible, no? Kasi, lahat naman ngayon, yun sa technology natin, eh, kaya nang gampanan yung mga ganyan, no? Katulad yun. Or, kung talagang hindi ka nakakaintindi sa airsoft or sa pagbabaklas, kung talagang mahihirapan ka, pwede namang ipaship back sa amin. Di ba? Yung pagkasira ng airsoft, ganito yan. Huwag nyong isaalang-alang yung pagkasira pagkabili nyo. Yung pagkasira kasi magaganap lang yan kung hindi proper ang paggamit mo dun sa airsoft. Di ba? Ang lamang mo dito sa Big Man, ituturo sa'yo ang bawat mali, ang bawat tamang paggamit. Okay? Dito sa Big Man, hindi ka papabayaan, hindi ka ipapasubo. Diba? Pag sinabing ganito, ganito dapat, huwag mong gagawin to, dapat ito lang, ganun. Susunod ka lang. Okay? Yun lang, pag hindi ka sumusunod, eh, that's only the time na mamrom problema ka sa unit mo. Pero kung, alam mo na, kung susunod ka, ituturo ko naman sa'yo, dapat ganito ha, dapat ganun. Hindi ka mapapahamak. Ang napapahamak lang naman is yung mga taong matitigas ang ulo. Yung mga taong hindi sumusunod. Sila lang naman na napapahamak eh, no? Pero yung mga taong masunurin, eh hindi naman sumasakit ang ulo, di ba? Halimbawa, sinabi ko sa'yo, huwag ka nang gagamit ng 14kg boss, 12kg lang ang gas na compatible sa unit mo. Dapat gagamit ka 12kg lang, di ba? Huwag kang gagamit ng 14kg kasi pag hindi ka sumunod, that's the time na masisira yung unit mo. Diba? Pag sinabi ko na, bossing, pag hindi mo gagamitin yung unit mo, pasingawin mo yung gas tapos mag-spray ka ng silicone oil bago mo i-stop. Ngayon, pag susundin mo yon, eh, hindi magkakaroon ng leak yung unit mo. Di ba? Magkakaroon lang naman ng leak yung unit mo pag hindi ka sumunod. Di ba? Pag sinabi kong, bossing, iwasan mong malaglag yung magazine, ha? Ka-airsoft, iwasan mong malaglag yung unit mo, yung magazine, kasi posibleng masira yan. Eh, kung susunod ka, hindi masisira. Diba? Pero kung susuwayin mo, eh, naku talaga, maniwala ka sa akin, masakit sa ulo pag nasira. No? Kaya, ganun lang, mga ka-airsoft, no? Matuto lang po tayong sumunod para hindi po tayo mapahamak. Okay? Yan. Dami ng question na ano ako. Big Man, first time ko, ano yung things to consider on buying my first airsoft pistol? Okay. Ano raw ba yung things to consider sa pagbili ng airsoft pistol? Things to consider, number one, sakto ba yung handling mo doon sa unit mo? Diba? Anin mo yung super lakas na unit kung hindi naman sakto sa handling ng kamay mo. What I mean is, iba-iba kasi tayo ng shape ng kamay. Meron sa atin, malaki yung kamay. Meron sa atin, maliit yung palad. Diba? Meron sa atin, compatible sa Glock. Sarap ng handling niya sa Glock. Pero pagdating sa 2011, parang iba yung feel niya. Pagdating sa Beretta, nalalakihan na siya doon sa grip. Diba? Maraming things to consider. Pero number one things to consider is to buy the quality unit. Okay? Tandaan nyo, kaya nagkakaroon ng mumurahin or cheap quality unit kasi ibig sabihin, cheap ang quality ng item. Kaya mura lang siya. Ngayon, kung ikaw ay matatapat ka doon sa cheap na item,
binili mo cheap na item, don't expect na maganda siya. 'Di ba? Binili mo yung pipitsugin, yung mumurahin eh. Ngayon ini-expect mo kaya niyang sumabay doon sa mga high-end. Hindi ganoon. Kasi kung maganda yung cheap quality, edi sana wala nang high-end. Sana lahat na nag-airsoft, yung cheap quality na rin ang binili, 'di ba? Pero hindi kasi ganoon eh. Kaya merong cheap quality, kung kaya merong mid quality, kaya merong high-end quality, kasi magkakaiba yan. Magkakaiba yan ng kalidad, magkakaiba yan ng upgrade, magkakaiba yan ng karga, magkakaiba yan ng performance. Diba? Huwag ka mag-expect ng malakas kung ang binili mong unit eh cheap quality. Bakit? Kasi hindi natin pwedeng palakasin ng sobra yung cheap quality unit. Cheap quality nga eh, mababang uri, mababang kalidad. 'Di ba? Paano natin siya papalakasin? Eh di lalo lang natin siya sinira. Cheap quality siya eh. 'Di ba? Pero halimbawa ang unit mo, Tokyo Marui. One of the leading brand diyan. Pag Tokyo Marui ang unit mo, okay lang na gastusan mo. Okay lang na i-upgrade mo. Tokyo Marui yun eh. High-end yun eh. Diba? Ngayon, eh kung ang unit mo double bill, kung ang unit mo ENC, eh, ang tanong, dapat pa ba natin gastusan yun? Hindi. Kasi pag yun ang unit mo, cheap quality yun, eh ang mangyayari, ano, sayang lang yung pang-upgrade mo dun. Diba? Never tayo nag-fix outer barrel ng double bell. Why? Kasi kahit anong gawin natin fix outer barrel, hindi titino ang performance niya kasi cheap quality siya. Lahat na nakalagay doon is a entry level cheap quality parts. Diba? Ngayon, kung i-fix outer barrel natin yun, sayang lang kasi gagastos ka sa fix outer barrel tapos bibigay yung ibang parts. Diba? So, kaya hindi advisable. Diba? Ngayon, things to consider on buying your first airsoft is the quality. Diba? Kung naghanap ka ng mamurahin, eh for sure, mapapamura ka. Diba? Pero naghanap ka ng magandang klase, eh dire-diretso yan. Ang mangyayari niyan, eh maa-addict ka talaga sa airsoft. Diba? Ngayon, newbie ka. Oh, newbie ka, ipagpalagay na natin, baguhan ka. Advisable ba? Na common newbie ka eh, sasabihin mo na kahit yung pinakamura lang, pambaguhan lang. Maling mindsetting na common newbie ka, yung pinakawalang kwenta ang bibilin mo. Maling mindsetting yun. Dapat kung newbie ka, ang mabili mo is yung quality. Bakit? Pag newbie ka, nabili mo is cheap quality, ang mangyayari, mayat-maya, sira yung unit mo. Mayat-maya ang ginagamit mo, hindi ka nag-e-enjoy sa kanya. Kasi nga, cheap quality, eh, di ba? Mayat-maya ang pumuputok ka, hindi ka makatama. Kasi nga, cheap quality, di ba? Ngayon, anong magiging impression mo sa airsoft? Ang sasabihin mo, pangit naman pala yung airsoft, pare. Bumili ako niyan. Hindi naman tumatama. Pangit naman, pare. Mayat-maya, may singaw. Pangit naman, pare. Hindi maganda yung airsoft na yan. Yun ang magiging impression mo sa airsoft. Bakit ganun naging impression mo? Kasi humanap ka ng pinakamura, pinaka walang quality. Diba? Pero kung newbie ka, nakachempo ka ng unit na mid-class, na high-end, na maganda, na quality. Anong sasabihin mo? Ang sarap mag-airsoft, pare. Talagang nafe-feel ko yung bawat putok. Diba? Am I right sa statement ko? Tama ba ako? Ipapamalita mo ngayon sa pinsan mo. Pinsan, bili ka na rin ng airsoft mo. Ang sarap. Ang sayang maglaro. Pinsan, maglaro tayo. Mag-target shooting tayo. Mag-practical shooting tayo. Yung kapitbahay mo, pare, ayos tong paglalaro pala ng airsoft, maganda.
Kaya mo nasasabing maganda yung paglalaro ng airsoft kasi nag-e-enjoy ka. Di ba? Kaya inihikayat mo yung pinsan mo, yung bayaw mo, yung biyenan mo, yung kapatid mo na maglaro ng airsoft kasi maganda yung performance ng nabili mo. Ang tanong, kung cheap quality nakuha mo, aayain mo ba yung pinsan mo? Pipigilan mo yun. Sasabihin mo, pinsan, huwag kang bumili niyan. Ang pangit ng airsoft, no? Hindi tumatama. Mayat maya, sira. Tapos, walang mga piyesa. Am I right? Oh, sagot kayo, tama ba ako sa statement ko na kung ikaw e newbie, mas magandang makachempo ka ng quality unit kesa sa cheap quality? Tama ba ako? Comment down below. Okay, no? Pag mahulog po ba na hindi sadya ang pistol airsoft, madaling lang sa bah, siya masira. Ito, no? Kahit yung isang purong bakal na bloke, kung yan malalaglag sa sahig, magkakaroon ng bangas. Di ba? Imagine mo to, ito isang purong bakal. Malaglag sa sahig. Magkakaroon ng bangas, di ba? Kumbaga, yung tanong mo, tanong ng ano eh. Yung tanong mo, kaya mong sagutin, bossing. Kahit anong tibay ng isang bagay, pag hindi mo iingatan, masisira. iPhone, US technology. Pero may mga nasisiraan ng iPhone. Bakit? Nalalaglag, ibinubulsa, nababali, napipipi. Ang tanong, ang iPhone ba design para ilagay mo sa bulsa mo dito sa kwitan mo? Design ba 'yon para iganon? Sinabi ba ng iPhone na company na yung iPhone mo dito mo ilagay sa kwitan mo para pag upo mo sa silya, pipi, bali yung iPhone mo? Sinabi ba ganon? Kaya mo sagutin yung tanong mo, bossing, no? Kahit anong ganda ng isang bagay, kung malalaglag, masisira. Walang bagay na hindi masisira kung ilalaglag natin. Diba? Ang tanong, design ba ang isang airsoft para ilaglag? Hindi. Kahit anong mahal ng isang kotse, ng isang sasakyan, mayuyupi kung ibabangga mo. Ang tanong, design ba ang sasakyan para ibangga mo? Yan yun, di ba? Kaya mo sagutin yan eh. Tinatanong mo sa akin, masisira ba isang airsoft pag nalaglag? Eh, design, ang paggamit ba ng airsoft dapat nilalaglag? Di ba? Hindi mo dapat ilaglag ang airsoft. Ngayon, kung aksidente malaglag, eh, depende sa pangyayari yan. Di ba? Depende sa pangyayari. Pero, lahat ng bagay, ha? Kahit isang bloke, kahit hollow blocks, kahit isang bloke ng bakal, ilaglag mo, magkakaroon ng latay, magkakaroon ng bangas. Sira na yung outer na form niya. Okay? Okay. Remind ko lang, sir, di pwede magtanong ng price dito sa live kasi question and answer lang dito. Tama. Pero excluded ang about sa price. Tama. Galing, magaling to, no? Magaling to si, ano. Okay, good afternoon. Good evening, Brian Lasabia. Good evening, Alan Villaris. Magandang gabi, boss. Jade Moore Trinidad. Okay, good PM, boss. Nino Muñoz. Good PM, idol. Sabi ni Earl Don Torres. Okay. Tama po, sir. Sabi nila. Tama, no? Okay. Okay. May MK18 po ba kayo na available? Yes, meron. Marami. Lahat kompleto. No? Kaya lang, kung naghahanap ka ng mumurahin, huwag rito. Kung ang hinahanap mo mura, yung mga pinakamura, huwag po rito. No? Kasi dito sa Big Man, ang bawat unit upgraded quality. Kung naghahanap ka ng unit na quality, oy, go! Magkakasundo tayo.
Pero kung naghahanap ka ng mumurahin na unit, yung tipong gusto mo, puputok ka lang, kahit nasa hangin ka lang pumuputok, okay, hanap ka na lang sa iba, no? Pero kung naghahanap ka ng quality unit, performance grade unit, gusto mo 1:1 kill, di ba? Meron kang 5 target, dapat 5 bibis lang ang uubusin mo. Kung gusto mo yung mga ganun, eh, magkakasundo tayo, di ba? Pero kung okay lang sa'yo, kahit putok ka na putok, pak, 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 hindi ka tumatama, basta masaya ka, pumuputok, eh, okay yun. Pagpilihan mo, no? Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo performance grade over the looks, punta ka dito. Kay big man ka. Pero kung ang hinahanap mo, eh, yung mga talagang performance grade, eh, magkakasundo tayo, bossing, no? Okay, boss. Okay, Jasper, may nagsabi na, di ba, na huwag kayong mag-inquire ng price sa vlog. Hindi naman po kasi live selling itong ginagawa ko. Ano po to? Vlog po to. Kwentuhan session, tanong ang portion. Meron po tayong mga tanong na kailangan kong unahin sagutin at hindi yung tanong nyo ng presyo. Okay? Kung gusto nyo ng detalye, mas maganda, mag-PM po kayo. Huwag po kayong magtanong dito sa vlog. Kasi, dapat sagutin natin itong mga tanong. Kung ang gagawin ko rito, abangan ko yung how much nyo, hindi ko na masasagot ito. Di ba? Ito, kaya nga tayo nag-vlog para rito. Hindi naman ako nag-vlog para mag-live selling, bossing. Okay? Sana po, gising tayo. No? Sana hindi na kailangan ipaliwanag yung mga ganyang bagay. Sana na tayo eh. Kaya, alam nyo ba, kaya tinatawag tayong bobo ng mga Chinese. Kaya ang akala ng mga Chinese, tangata ang Pilipino. Kasi ang Pilipino, hindi marunong sumunod sa instruction eh. Hindi marunong yung sumunod sa tama, di ba? Kaya ang akala ng mga Chinese, pwede nilang gaguhin yung mga Pinoy kasi ang alam ng mga Chinese, bobo ang mga Pilipino. Di ba? Biruin mo ha, para akong teacher kasi. Nagsasalita ako, nagdi-discuss ako. Tapos meron mga mag-i-inquire ng how much. Di ba? Ang tanong, yung teacher mo ba, pag nagdi-discuss sa harapan, matutuwa ba siya kung ang dinidiscuss niya is math? Bigla ka magtatanong ng tungkol sa science. Di ba? Dinidiscuss ng ng teacher mo is tungkol sa multiplication and division. Tapos magtatanong ka, what is biology? Ma'am, what is physics? Sa tingin mo, matutuwa yung teacher mo ng gano'n. Pero halimbawa, yung teacher mo, nagdi-discuss siya ng mathematics. Okay, class, this is division and subtraction ang pag-aaralan natin ngayon. Kung magtatanong ka, ma'am, gagamit po tayo ng formula para ma-solve yung division, sa tingin mo ba, magagalit siya? Diba? Kung ang dinidiscuss ng teacher mo, science, then biology. Ma'am, ano po yung example ng living thing? Sa tingin mo ba magagalit siya? Hindi siya magagalit kasi related doon sa idinidiscuss niya yung itatanong mo. Di ba? Kaya ang akala ng mga Chinese, bobo ang Pilipino. Yun ang akala nila kasi ang Pilipino, hindi marunong sumunod sa instruction. Walang sentido kumon. Diba? Yung ginagawa natin is vlog. Hindi po to live selling. Magkaiba po ang live selling sa vlog. Sa vlog, ang daming topic na kailangang sagutin. No? May mga topic tayo na sinasagot. Hindi natin kailangang sumagot ng presyo. Diba? Kaya hindi na tayo tinigilan ng mga Chinese bulihin kasi ang alam nila, bobo ang Pilipino. Okay, no?
Paki-block mo nga yung Jasper Ganivan. Paki-sabi mo lang. Jasper Ganivan. Paki-sabi, paki-block yung Jasper Ganivan. Good evening, big man. Wala napansin, walang safety lock ang mga Glock. Walang napansin, walang safety. Actually, meron. Meron safety lock ang Glock, hindi nga lang ina-access. Sino nagsabing walang safety lock ang Glock? Sino nagsabi na walang safety lock ang Glock? Ang safety lock ng Glock is dalawa. Okay? Kasi ang pinaka-safety niya is yung internal, yung nasa middle trigger. Tignan nyo, kakawitin ko ha, hindi yan puputok. Pero, ipasok ko to, puputok. Meron siyang safety lock. Isa pa, oh, yung nandito sa baba niya, ayan o. Oh. Ayan o, oh. Ayan o, oh. Oh. Yung nandito sa baba, oh, access natin pababa, oh. Hindi na siya puputok. Oh, di ba? Hindi siya puputok. Oh, access ko pataas. Oh. Sino nagsabing walang safety lock? Ah, di ba? Yeah. Meron safety lock ang Glock. Okay, no? Meron safety lock. Oh, ayan, ulitin natin, ha? Oh, kasa natin. Oh, i-access ko ito pababa. Oh, hindi na siya puputok. Oh, access ko pataas. Oh, di ba? Meron. meron safety lock doon. Hindi nga lang normally ina-access kasi medyo gipit. Kailangan sa meko ko, kailangan susungkitin. Pero merong safety lock ang Glock. Okay. Okay na. Paki-block yung ano, Jasper Ganivan, pakisabi. Gandang gabi, Idol Big Man, watching from Pulilan. Sabi ni Manolito Flamenco Osorio. Hello po, Sir Manolito. Na-block na ba yung Jasper Ganivan? Hindi ko maiyan eh. Okay, ayun. Sige, dire-diretso tayo. Oy, mga kaerso, baka meron kayong tanong. Ibigay nyo na sa akin, tanungin nyo sa akin. Okay. Sasagutin natin yan. Okay? Sige. Ano ba yung ano? Meron akong isang gustong itanong sa inyo eh. Kalimutan ko. Yung AAG ko, bloated lagi ang battery ko. Okay. Regarding dyan sa pagbabloated ng battery mo, meron akong vlog regarding on how to take care or maintain your battery. Mas maganda, bossing, panoorin mo yun. Pero bakit daw ba nagiging bloated ang isang battery? Pag hindi well maintained. Pag hindi ka marunong mag-manage yung battery mo, magiging bloated siya, masisira siya. Yung battery, meron tatlong batas na gusto niya. Ayaw niya ng madedrain. Ayaw niya masasaid. Ayaw niya na ma-overcharge. At ayaw niya na mag-iinit. Iwasan mo yung tatlo na yan, healthy battery ang meron ka. Pero kung hindi mo magagawa, maiiwasan yan, dead battery ang katumbas niyan. Masakit sa ulo pag lagi kang nagpapalit ng battery. Bakit ka lagi magpapalit ng battery? Kung hindi tama yung paggamit mo or yung pag-maintain mo doon sa battery mo. Okay? Pero pag gagamitin mo siyang tama, nako, 2 years lifespan yan, hindi masisira yan. No? Pero kung hindi mo siya gagamitin ng tama, eh, warak agad dyan. Sir, in case may masirang part sa Glock series, may nabibili bang ibang part sa inyo? Sabi ni Azam Maganja Samad. Sa amin, wala kaming problema regarding parts ng Glock. Kasi bakit? Ganito, okay? May i-share tuloy ako sa inyo. Wala kaming nagiging problema kasi marami kaming parts. Pangalawa, kung sakaling masira ang parts mo na walang available, kumakatay kami sa brand new. Okay?
Halimbawa, nasira yung Glock mo. Wala kaming parts na available. Kakatayin namin yung brand new. Kung client ka namin. Kung hindi ka namin client, wala kami pakialam sa'yo. Diba? Halimbawa, walang mabiling hammer assembly ng Glock. Eh, hindi ka naman client, hindi naman ka naman namin client, hindi ko kakatayin yung bagong Glock para kunin yung parts at ibigay sa'yo or ibenta sa'yo. Hindi ko gagawin yon, di ba? Magkakatay ako ng unit na bago. Halimbawa, oh, halimbawa, nasa na yung mga... Ay, nandiyan eh, no? Hmm. Halimbawa, gusto mo outer barrel na original lang, hindi naka-fix outer barrel. Eh, nabasag yung outer barrel mo. Wala tayong mabilan, walang makuhaan, walang stock. Kakatayin ko tong brand new, kukunin ko yung outer barrel, yan ang ibibigay ko sa'yo dahil client ka namin. Pero kung hindi ka namin client, hindi ko kakatayin tong unit na to para ibenta or ibigay sa'yo. Yeah? Kung client ka namin, yun ang advantage mo. Meron at merong pyesa. Ngayon, kung hindi ka namin client, eh, makipag-ugnayan ka dun sa binilan mo. Diba? Kung hindi ka namin client, ba't kakatayin ko tong brand new? Diba? Imbis na mabenta ko to, hindi ko mabebenta to. Eh, hindi ka naman namin client. Pero kung client ka namin, katay ko on the spot, hindi na natin papatagalin. Hindi ka namin papahirapan. Okay? Yun ang advantage nyo, pag Big Man VIP kayo, eh, talagang mabilis ang pyesa, mabilis ang response, no? Pero, oh, katulad kanina, merong nagagalit sa amin. Minura pa kami. Okay? Ang problema niya is nabasag yung slide ng John Wick Pit Viper niya na China. Okay. Nabasag yung slide ng John Wick Pit Viper niya na China. Ngayon, pinipilit kami na bibilhin daw niya yung John Wick Pit Viper na China na slide ko na idinedemo-demo ko. Ang tanong, unang tinatanong namin, sa amin niyo po ba nabili yung unit niyo? Hindi. Okay, kung hindi mo sa amin nabili, makipag-ugnayan ka doon sa binilhan mo. Kasi, baka meron siya. Di ba? Huwag kami ang istorbuhin mo. Eh, bibilhin ko naman eh. Hindi natin pinag-uusapan dito yung pera. Pinapamigay ko nga lang minsan yung parts eh. Di ba? Pinapamigay ko lang nga minsan yung parts eh. Lalong-lalo na dun sa mga taong walang-wala. Lalong-lalo na dun sa mga taong napakagandang makiusap. Lalong-lalo na dun sa taong mababagbag yung kalooban mo. Pinapamigay ko lang yung parts. Hindi natin pinag-uusapan dito yung presyo. Kaya kong ibigay sa iyo yung parts eh. Unang-una, ang panuntunan dyan, kliyente ka ba namin? Pangalawa, maayos ka bang makiusap? Yeah? Ikaw yung nangangailangan, ikaw pa yung mayabang. Pag ikaw yung nangangailangan, meron ka ba nakitang tao nangungutang na matapang? Wala! Lahat ng taong nangungutang, halos maglumuhod. Diba? Makautang lang. Halos maglumuhod. Halos makiusap. Wala kang taong nakikitang nakikiusap na mayabang, na maangas. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi marunong makiusap, umalis ka sa harapan ko. Hindi kita kailangan. Okay? Hindi natin pinag-uusapan yung presyo ng parts. Marunong kang makiusap, hindi kita kliyente, pero marunong kang makiusap. Kutsa, bigay ko sa'yo yung parts. Ipapashipping ko pa. Di ba? Pero, mayabang ka, kutsa, pakilap ko sa'yo. Di ba? Ganun lang yun. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi mo ko kilala, hindi rin kita kilala. Huwag tayong mag-usap. Di ba? Kung hindi ka marunong makiusap ng tama, huwag ka dito. Hindi ubra angas mo sa akin.
hindi ubra angas niyo sa akin, no? Kasi dito, ginagawa namin yung tama. Ginagawa namin yung bagay na walang halong pambobola sa customer. Kaya lahat ng tao rito sa Big Man, totoo eh. Diba? Although may nahahalo minsan na toxic, pero inaalis namin eh. Kasi, tandaan niya, hindi natin kailangan ng kaibigan na traitor. Hindi natin kailangan ng kaibigan na walang isip. Hindi natin kailangan ng kaibigan na masama ang pag-uutak. Ang kailangan natin sa community natin, yung merong malinis na pag-iisip. Diba? Di baling konti lang tayo. Basta, ano, matatalino tayo. Ah, diba? Yun, no? Ang hirap naman eh. Diba? Ang hirap naman, dami nyo nga eh. Ilan naman sa kanila, toxic. Diba? So, request permission to us about China budget meal. Yung mga pistol units, nakakailang FPS po kaya? Salamat. China budget meal, normally, ganyan din naman, 300, 320, 340. Diba? Accurate ba? Yun lang. Hindi sila accurate. Okay? Gano'ng tatagal? Yun lang. Diba? Hindi sila tatagal. Marami naman akong vlog eh, comparing China and Taiwan unit eh. Diba? Scroll nyo lang yung page. Makikita nyo. Marami akong vlog. Ako lang yata ang nagbabangga. Ako lang ang airsoft shop na nagbabangga ng China versus Taiwan. Kung ano yung pinagkaiba. Ako lang yung nagbabangga. Kaya may makikita kayo dyan sa page, no? Ngayon, bumili kayo ng China budget meal. Don't expect na kaya niyang tapatan yung matitindi. Di ba? Bumili ka ng China budget meal, double bell or ENC. Ngayon, kaya ba niyang tapatan yung KJ Works? Hindi! Kahit anong mangyari, hindi niya kaya tapatan yun. Kaya ba niyang tapatan yung Shadow 2? Hindi pa rin po siya. Pang-competition yung Shadow eh. Meron ka ba nakitang double bell competition grade? Wala. Kasi, hindi mo sila pwede ilaban sa competition. Di ba? Ang hirap lang masyado mababaon yung mga China unit eh. No? Pero, in short, ganito yan. In the end, as a conclusion, therefore, hindi nyo pwedeng hanapan yung China budget meal ng kung ano yung performance na kayang ibigay ng mga Taiwan. Okay? Ng mga Taiwan unit, ng mga US technology unit, ng mga German technology unit, di ba? Ganun yan. Gets nyo? Ayun yan, ha? Sir, thank you po kasi nasagot nyo about sa China budget meal. Suitable kasi siya para sa mga gusto mag-try in a tight budget. Ako ah, ito ah, paka-onsis, no? On a tight budget, suitable, sabi mo. Suitable on a tight budget. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Newbie siya. Ito ah, makinig ka. Newbie tong tao na to. Tapos tight budget. Ano yung pinapayo ko kung tight budget? Huwag kang mainit. Mag-ipon ka. Newbie ka? Tight budget ka? Huwag kang bibili ng airsoft na ang pera mo 3,000, 4,000, 5,000. Huwag kang bibili. Mag-ipon ka pa hanggang mabili mo yung Taiwan, yung quality. Newbie ka? Okay? Tight budget ka, bibili ka ng mumurahing unit, ano mangyayari sa binili mong unit? Mayat maya, sira. Mayat maya, nagpapagawa ka. Okay? Pumuputok ka, hindi tumatama. Ngayon, lahat yan, makukuha mo dun sa cheap quality unit. Tandaan mo, kaya naging cheap quality yan kasi walang performance. Hindi siya performance grade. Sakto lang na pumuputok, hindi siya tumatama. Diba? Ganun. Hindi siya accurate. Hindi maganda yung bigay ng bala niya. Diba? Anong magiging impression mo sa airsoft? Newbie ka eh. Newbie ka eh. Ang magiging impression mo sa airsoft, walang kwenta, mayat maya, sira, magastos, utya, ang mahal ng pyesa, or walang pyesa. Yun ang magiging impression mo. Ngayon, nabalitaan mo, bibili yung pinsan mo, yung bayaw mo, yung biyanan mo. Ay, wag na, sasabihin mo. Bumili ako niyan, walang kwenta, ang pangit. Oh. Bakit mo nasabi yon? Kasi,
nakachempo ka ng unit na low quality. Okay, newbie ka, tight budget. Pinakinggan mo yung sinabi ni Big Man, mag-ipon ka muna, dagdagan mo yung pera mo. Newbie ka eh, kung pro ka, okay lang, bumili ka. Kaya mong pagpasensyahan eh, kasi pro ka na. Malawak na yung utak mo sa airsoft, di ba? Pero kung newbie ka, lahat ng function, pag newbie, gusto mo working, di ba? Pag newbie ka, talagang gusto mo, tatama lahat ng bala mo. Eh, hindi mo makukuha sa mumurahin yun. Diba? Hindi mo makukuha sa para mo pinagkumpara yung Rakal 125 na motor sa Barako 175. Diba? Patagalan, patindihan ng makina, mananalo si Barako. Lalamunin niya ng buo si Rakal. Diba? Tapatan lang tayo ha. Sorry sa mga nakarakal, pero yan ang reality. Diba? Yung Barako 175, lalamunin niya ng buo yung Rakal sa patibayan, patindihan ng pyesa, patigasan ng pyesa, parts availability, lahat yung lalamunin niya yung Rakal. Diba? Yun yun. Ngayon, sinunod mo yung payo ni Big Man, dagdagan mo yung pera mo, mag-ipon ka pa. Nakabili ka ngayon mga mid-class Taiwan. At least WE man lang. Diba? Mga mid-class Taiwan, nag-enjoy ka. Ngayon, nabalita mo, bibili yung biyanan mo. Sige, Tay, bili ka. Napakasarap ang airsoft. Yun ang sasabihin mo, di ba? Nabalita mo, bibili pizza mo. Sige, insan, bili ka, laro tayo. Di ba? Pero kung ang nag-tempo sa unit, yung walang kwenta, ganun bang sasabihin mo? Alam mo na walang kwenta yung airsoft, sasabihin mo ba eh, insan, bili ka. Hindi. Diba? Sasabihin mo, insan, wag ka nang bumili, sayang lang pera mo. Pero kung maganda yung airsoft mo, bili ka insan, makakapaglaro tayo. As easy as that. Hindi mo lang siguro napanood kanina. Nag-another question ka na naman. Para, baka hindi mo naintindihan yung pinaliwanag ko. Ah. Sir, another question. Pwede nyo ba i-disregard? If di pwede, since I know, bawal magtanong ng specific price. Bale, for newbies, what price range ang may recommend nyo sa unit? Basically, pistol. Para may idea lang. Wala akong marirecommend na price range. Basta go for Taiwan unit. No? Go for the Taiwan unit. That's it. Yun lang yun. Ibig sabihin, salta ka ng salita, iba yung nasa isip mo. Humihingi ka ng sagot kanina, iba yung nasa isip mo. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Ang pakit mo lang kausap, Brad. Okay, no? Bossing, good price na ipunin for also pest control sa bahay. Pest control sa bahay, no? Airsoft hindi ginawa para maging pest control. Airsoft hindi ginawa para maging self-defense. Airsoft hindi ginawa para pampuksa ng mga peste sa bahay. Okay? Pasensya na kayo, pero sasabihin ko yung totoo, airsoft is a sport. Airsoft is a hobby. Ngayon, yung pagpatay ng daga, pagbaril sa pusa, pagbaril sa aso, pagkitil ng ibon, is hindi hobby. Okay? Huwag kang bibili ng airsoft dahil kailangan mong pampatay ng daga. Kung kailangan mong pampatay ng daga, bumili ka ng Dora. Okay? Yung mga panlason sa daga. Dahil kailangan mong patayin yung daga. Okay? Pero huwag kang bibili ng airsoft dahil gusto mong pumatay ng daga. Okay? Pag gusto mong pumatay ng daga, bumili ka mousetrap. Bumili ka ng lason sa daga. Yun, masosolve ka doon. Kasi, mission accomplished ka doon. No? Tandaan mo, gusto mong magkarga ng malalaking cargo sa sasakyan mo, bumili ka ng pickup truck. Gusto mong mag-excursion kayo kasama yung pamilya mo, yung biyenan mo, isakay mo sila sa van. Diba? Gusto mo ng sasakyan na bahay, opisina, bumili ka ng kotse. Diba? Huwag na huwag mong gagawin, may excursion kayo, isasakay mo yung buong pamilya mo sa kotse.
Diba? Huwag na huwag niyong gagawin na bahay, opisina, nag-iisa ka lang ang ginagamit mo, van. Okay? Gusto mo ng pampatay ng daga, bumili ka ng pampuksa ng daga. Huwag kang bibili ng airsoft para pampatay sa daga. Diba? Gusto mo ng pang self-defense, bumili ka ng tunay na baril. Diba? Kasi, hindi kayang ibigay ng airsoft lang yung hinihiling mo na ipagtanggol yung pamilya mo. Diba? Papasukin kayo eh. Papasukin kayo ng mga masasamang loob. Airsoft ba yung iaharap mo? Diba? Kung may threat ka, papasukin kayo ng laman ng may mga masasamang loob. Dapat iaharap mo baril. Diba? Kasi ginawa yun for that. Everything has a purpose. Diba? Oh, meron tulo yung bubong nyo. Tumutulo yung bubong nyo. Ano gagamitin mo? Bulkasil. Huwag kang gagamit ng chewing gum. Or Elmer's glue. Diba? Tumutulo yung bubong nyo. Gagamit ka ba ng Elmer's glue? Huwag! Bumili ka, Bulkasil, Elastosil. Yun. Okay, no? Pasensya ka na, diretso lang ako sumagot. Hindi ko kasi pwedeng oohan or ayunan yung mga sinasabi nyo na sa tingin ko na mali. Kasi ganito yan, pag walang tao na tumayo sa tama, lahat ng mali magiging tama. Okay, no? Pero pag ikinokorek ko kayo, huwag kayong magagalit kasi para sa inyo po yan. Okay? Noted, bossing, good price for beginners na lang yung quality saka anong klase tulad ng Taiwan. Basta WE Taiwan, okay na yan for beginner. Pero there's no such thing as beginner price kasi. Kahit beginner ka, walang iniwan eh. Kahit beginner kang driver, kaya mo namang mag-drive ng pickup. Kaya mo mag-drive ng SUV, di ba? Hindi ka mo beginner kang driver, bibili ka ng maliit na sasakyan. Lahat yan, pag driver ka na, kaya mo i-drive ang pickup truck, ang SUV, ang van, di ba? Kaya mo i-drive yan. Nasa sa'yo na lang kung ano yung kaya ng bulsa mo, no? Pero WE, better brand na yan kesa China, okay? Okay, kaya na siyempre, expected and expected pa rin, di ba? Learn how to manage your expectation. Bumili ka WE. Gusto mo takayan yung tapatan si Tokyo Marui. Bumili ka WE na Glock. Gusto mo yung upgrade ng Tokyo Marui na Glock, ganun din ang upgrade mo. Well, in the end, hindi naman siya puputok na parang putok ng Tokyo Marui. Gets nyo? Di ba? Oh, ganito. Ferrari car. Tapos bumili ka ng Wigo. Ang ginawa mo sa Wigo mo, sinet up mo, ginastusan mo, umubos ka ng maraming pera. Kahit anong gastusin mo, kahit anong setup na gawin mo rito sa Wigo mo, Toyota Wigo or Vios, hindi niya kayang sibakin yung Ferrari. Diba? Ferrari yan eh. Kahit anong ibuhos mo rito sa Toyota Vios mo, hindi niya kayang sibakin yung Ferrari. That's it. Mga Tokyo Marui, tas Red Wolf Babos, quality yon. Okay naman. No, kaya lang ako kasi, actually, pag mga naghahanap ng quality, hindi ko rin naman talaga nire-recommend yung Tokyo Marui unless talagang mapera siya or we, talagang yun ang gusto niya. No? Kasi unang-una, syempre, madugo rin naman ang Tokyo Marui. Syempre, alam nyo naman, yung Tokyo Marui, ano yan? Yung plastic and slide, di ba? Syempre, para mapa-beast mode mo or mapatindi mo yung isang Tokyo Marui, palit ka ng mga slide, palit ka ng laman loob, which is medyo pricey talaga, di ba? Natatandaan ko, way back dati, pangarap ko talaga yung Tokyo Marui din. Pero all of a sudden, na nag-Tokyo Marui ako, inenganyo ako mag-upgrade ng mga barkada ko. Pucha, yung upgrade,
ang mahal na slide, parang nasa 4,000, 4,500. Then half of chamber, half of rubber, inner barrel, etc. Pucha, sabi kong gano'n, benta ko na lang ito Tokyo Marubi ko, bibili na lang ako ng Taiwan. Bibili na lang ako ng WE, di ba? Eh, so far naman, okay naman. Hindi naman ako nagsisi sa decision kong yun. Kasi, ang problema kasi, oo nga, high-end nga yung gamit ko. Eh, ang problema, hindi ko naman kayang supplyan way, way back yung mga upgrades na pwede sa kanya. Diba? Kaya, nasa sayo pa rin yun eh. Nasa sayo pa rin na gumagamit. Kung unang-una, capable ka, at saka kung ano yung abot ng bulsa mo. Diba? Capable ka nga, hindi mo naman afford. Eh, mahirap yun. Or afford mo nga, tapos hindi ka naman capable kasi may saltik yung isip mo. Ibang klase yung mindsetting mo. Eh, hindi ka pwede. Diba? Kasi kailangan magkita yung pagiging capable mo in terms of mindsetting and capable mo in terms of budget. Okay? Yun lang yun, no? Tama, bossing, nasa 450 FPS ang limit sa laro, di ba? Gustong-gusto ko dati mag-airsoft. Ngayon, may work na possible na. Ah, oto, parang ako rin ikaw, Luis. Dati, syempre, dahil binata, laro-laro, di ba? Pero dahil syempre nagkapamilya, naiiba yung priority, stop muna. Ang maganda lang sa akin, hindi ako nagbenta ng unit, no. Naitawid ko yung kahirapan ng buhay nang hindi binebenta yung unit. Kaya nung nagbalik akong airsoft, hindi ako nahirapan kasi hindi ko kailangan bumili ng ganito. Hindi ako nagsimula ulit sa scratch, no. Kasi yung ibang airsoft natin, ang nagiging paraan nila para yun nga magkapera or makabawi is yung pagbebenta ng gamit, which is hindi naman ako dumating sa puntong ganun, no. Yun, naiba yung priority, stop din nung medyo syempre nakaluwang-luwang na, eh baka pwedeng magbalik airsoft na, di ba? Ang sarap naman talaga kasi bilang isang lalaki, na-uplift mo yung confident level mo, di ba? Na-ano mo eh. Kumbaga, sumasaya ka, di ba, yung mood mo. Pero, ayun, basta nasa tamang track ka lang, no? Ibig sabihin, eh, huwag kang sosobra sa gastos. Kasi, lagi ko sinasabi, kung ikaw yung tipo, kung yung pambibili mo ng airsoft is makakabawas sa ipambibili nyo ng bigas kinabukasan or ipampapakain mo sa pamilya mo, huwag kang bibiling airsoft, no? Kasi pag-aawayan nyo lang yan ng asawa mo. Kung yung perang hawak-hawak mo, gusto mong bumili ng airsoft, pero maaapektuhan yung pang-enroll ng anak mo, yung pambili ng bigas ninyo, or yung pambili nyo ng ulam, huwag kang mag-airsoft. Hindi ka magiging masaya kasi mag-aaway kayo ng may bahay mo, ng partner mo. Diba? Bumili ka ng airsoft kung sa tingin mong meron kang spare na pera, kung sa tingin mo na kahit bumili ka ng airsoft, eh, kakain pa rin yung pamilya mo sa mga susunod na araw, yun, pwede kang bumili nun. Pero kung yung pera na yun is last money mo, tapos hindi makakapag-enroll yung anak mo, or hindi kayo makakabili ng ulam kinabukasan, dahil ipinambili mo ng airsoft, putya, kalimutan mo yung airsoft, magiging delubyo yung buhay mo pag nag-airsoft ka. No? Kasi tandaan nyo, bawat putok ng airsoft, gastos. Di ba? Bumili kang bibis, ipinutok mo, gastos yun eh. Bumili ka ng hangin, ipinutok mo, gastos yun eh. Di ba? Tandaan nyo, walang hobby na matipid. Lahat ng hobby, magastos. Kaya kung wala kang panggastos, huwag kang mag-hobby. Isusumpa mo, no? Na-miss ko po tuloy 1911 Tokyo Marui nyo, sir. Okay na? Ganda rin ng discussion ni sir eh. Okay. Comment mo na lang ulit. Hindi ata nakita comment ko. Give ko. Ano ba comment mo? Hindi ko nakita siguro. Hindi ko makita. Ano ba yung tanong mo, sir? Bossing. Okay. Boss, paano po method of payment kung sakali mag-order ako sa inyo? Give ko. Nagtatanong siya method of payment. GCash, BDO, BPI, Palawan. Yan lang naman eh. Kung mag-order ka via shipping, GCash, BDO, BPI, Palawan. Ngayon kung naghihinala ka, baka iskaming ka ni Big Man. Hello? Hello? Kung iskamer ang Big Man, wala nang matinong seller. No? Hindi siguro magpapakita ng ganito yung scammer. Diba? Yung scammer siguro, walang ganito karaming unit.
Di ba? Yung scammer siguro walang maipapakitang unit. No? Ngayon, kung mag-o-order ka, BED o BPI GCash Palawan, payment first. Yun. Okay, ay mga item natin for shipping, pakita mo. Okay na, lapit mo na lang. No? Ay, yung, regarding sa mga item na for shipping, mga kaya, please bear with our courier. No? Hindi na malingit sa alaman nyo, halos lahat apektado nung bagyong Christine. So, today, meron tayong apat na item for shipping. Actually, nakabook na sa courier, pero hindi pa rin na ipaship, no? Kasi, ilan ba ito? Okay. John Paul, okay. Going Misamis. Going Sampaloc, Manila. Okay. Okay, going Kawit, Cavite. And going, walang nakalagay. Anyway, no, ayun, hindi na pick up ng courier eh, mga bossing, pagpasensyahan nyo na po, no, pero wag ka, mapipick up din po nila yan, no. Hindi naman natin hawak kasi yung ano, yung sitwasyon, dumating yung bagyo, kung pwede lang salagin yung bagyo. Sandali, huwag ka munang papasok. Yung mga item for shipping, hindi pa napipick up. Kung pwede lang salagin, gagawin natin yung. Kaya lang, hindi natin kaya talaga yun. No? Pagpasensyaan nyo na. Thank you po sa inyo po, advice bossing. Wala naman license, etc. na kailangan pag mag-airsoft. No? Saka kung itatranspo ng naka-motorcycle commute. Actually, wala naman. No? Wala naman. Basta marunong ka lang mag-ingat. Unang-una, kung ganban, wag mo nang i-attempt siguro. Lalo na kung ang sasakyan mo, motorcycle, baka, syempre, mainit sa motor, di ba? Kung gunban, pagpaliban mo na lang munang i-transport, transfer into different places, no? Mas marami naman yung araw na hindi gunban, no? Ngayon, kung gunban, make sure naka-gun bag, no? Huwag mong isusukbet, huwag mong ilalagay sa GB box, huwag mong ilalagay sa compartment ng motor mo, huwag. As much as possible, naka-gun bag, then hindi mo hawak. Okay? Yun lang naman. Be responsible lang tayo para hindi tayo mapahamak. Medyo malayo kasi sa amin. Walang malayo, give ko. Walang malayo sa amin. Lahat nararating namin. Tawi-tawi, Soxargen, Jensan, lahat. Basilan, lahat nakakarating. No? Sa Norte, lahat. Kahit nga sa Luzon Street eh. Okay, no? Nakakarating kahit sa dulo ng bundok, no? Makakarating yung item natin. Copy-copy, bossing, basta nakabag lang siya na, no, safe lang. Yes, basta hanggat yung unit natin nakagunbag, safe ka, na protektado ka ng batas. Kumbaga, privacy yun, hindi pwedeng bulat-latin yun, no? Pero pag yan, trinansfer mo ng nakasako, naka-plastic, subject for inspection yun. Okay? Basta ano lang, lagi lang natin iisipin yung utak lang natin, pag-anayin natin, common sense, di ba? Common sense mukhang totoong baril. Mukha na nga totoong baril, ilalagay mo pa ba rito? Mukha na nga totoong baril, ilalagay mo pa ba rito? Hindi, di ba? Common sense lang, mukhang totoong baril, huwag mo nang ilagay. Alam mo na gunban, huwag mo nang i-transfer, i-motor, di ba? Laruin mo lang sa garahe mo, no? Yun. Yung temperature gauge natin, parang umiinit na naman. Actually, mga ka-airsoft, no? Ano ako, may trangkaso ko eh. I am not feeling well. Kuno mo nga, look. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh, kanina pa, no? Kaya nga late na itong kwentuhan session, tanong ang portion. Yung mga item for shipping kanina, hindi ko na na-live talaga, no? Kasi, ano ako eh, yun. Sir, may halaga bang 20K na mataas ang FPS? Actually, sobra-sobra yan. Estrella Patrick, sobra-sobra yan. Putsa, dami niyan. Ang laki ng budget mo na 20K. Pero dapat hindi ka nagbo-broadcast ng amount dyan sa comment section. Bakit? Nanonood ang mga scammer. Tandaan mo to, nagbigay ka ng amount. Lumalaki yung mga mata ng scammer ngayon. Okay? Ikaw ang target. Target lock, sabi nila. I-PPM ka niyan. Mag-aalok sa'yo. Boss, may 20K ka pala ito. O ngayon, ang akala mo, kami yun.
Hindi kami yon. Tandaan mo, ang big man, hindi mag-PPM sa'yo. Ikaw, mag-PM ka sa amin. Gusto mo ng airsoft? Dapat magka-airsoft ka, silent. Huwag mo i-broadcast na 20K budget ko. Huwag. Target ka ng scammer. Pwede ka nilang anayin ngayon. Ilan ang temperature ko? Ilan? Ilan ba dapat? Ang ilan bang normal temperature? 35. Hindi, 30. 32 na, 30. Hindi, nakatapag kasi ako sa aircon eh. Hindi, tsaka hindi yata pang body temperature to. Pang ano to? Ano ka ba? Pang industrial to eh. Nawala yung ano na. Okay, anyway, ayun, nasa na ba tayo? Oks na, sir, binar ako na. Yan, tama yan. Patrick, kung interesado ko, mag-PM ka. Huwag mong target lock ka ng mga scammer. Yung scammer, pag nakakita ng ganyan, ang gagawin nila, PPM ka na nila. Ito, PM mo to si, ano, si, ito, yung Estrella, Patrick. Mukhang may pera. O, hindi ang gagawin mo. Aalukin ka, ganito. O, bossing, dito ang payment. Akala mo, ang nagbebenta sa'yo, si Big Man. Pero, hindi pala si Big Man, di ba? Ngayon, bandang uli, sisisihin mo si Big Man. Paano ka namin binentahan? Eh, hindi naman kami nagme-message sa'yo. Wala tayong konbo. Di ba? Ayun. Kaya, ingat tayo. Kailangan sa mga ginagawa natin, kahit maliit, kahit simple, kailangan aware tayo. Putyan, daming manloloko ngayon. Sabi ko sa inyo, kung bakit ka maloloko, dahil ano, 36 normal temperature ng adult bossing. Putyan, iba yung temperature ko rito eh. Malagnat na nun. Iba yung temperature. Hindi kasi ano to. Hindi body temperature to eh. Pang ano to eh. Pang mga industrial na to. No? Okay. Ilang araw po, sir, yung shipping Mindanao specifically Sulu. Normally, 2-3 days naman. Oo. Eh, ngayon, dahil nga may nangyaring bagyong ganyan, siguro may delay ng kaunti, pero hindi naman matagal. 2-3 days, okay yan, nandyan, no? Siguro, kung merong delay ng kaunti, konti lang naman, no? Huwag maging hadlang yon yung nangyaring bagyo, eh, para hindi ka mag-airsoft. Bossing Palawan, abot ba? Yes, abot, no? Nakakatuwa, mga ka-airsoft, no? Ang dami namin ka-airsoft, ang dami namin client na seniors na matatanda. Natutuwa ako, alang ang saya ko kasi nagiging kasangkapan yung airsoft para malibang sila, no? Yung tatay, yung seniors, 'di ba? Nag-e-enjoy sila doon sa paglalaro ng airsoft. Masaya sila, in short. Kaya masaya rin ako pag ganun, okay? So, ayun mukhang bumibigat na naman yung mata ko kasi may trangkaso po ako, no? Pero sa abot ng makakayanan ko, idinaos ko yung ating kwentuhan sa isang tanong ang portion. Although hindi ko pa rin natapos, ito, natatamad akong basahin kasi ang haba-haba, mga sentence eh, no? Pero siguro sa mother time, i-discuss natin ito, no? I-discuss natin ito. Bigyan ko kayo ng sample, ah. Big Man, I'm a Glock lover. O, yan, no? Ano bang specialty ng Glock na wala sa iba? O yan, di ba? Ang ganda nito mga tanong na to, no? Big Man, I'm a newbie. Ano bang karaniwang nagiging problema ng airsoft? Especially the pistol. O, ang gandang sagot. O, sagutin natin to. Isa lang, ha? Isa lang. Malakas kayo sa akin, eh. Newbie raw siya. Ano ba yung karaniwang nagiging problema ng isang pistol airsoft? Normally, pag careless ka, nalalaglag mo yung magazine. Di ba? Magazine leak. Pangalawa, pag careless ka, nagdo-double cap ka. Ibig sabihin, nakasamo na, meron ng nakaload na bat na bibis, maglo-load pa siya ng panibagong bibis. Kumbaga, nagdalawang kasaka. Yun, di ba? Ano yun? Part ng misuse yun. Hindi tamang paggamit. Siyempre, di ba kanina, yung topic natin, siyempre, ang airsoft hindi naman design para malaglag. Ngayon, kung nilalaglag mo, nalalaglag siya,
pwedeng masira siya. Last but not the least, yung proper lubrication. Okay? Ang airsoft natin, kumikis-kis, kumakaskas yan. There's only a thin line to fill in the gap of hop-up chamber and the nozzle. Ganyan yan eh. Diba? Yung nozzle, ganyan itsura, pumapasok yan sa hop-up chamber. Ngayon, itong nozzle natin, napupuno ito ng gas-gas kung walang silicone oil. Silicone oil, siya ay nag-fill in ng gap between the nozzle and the hop-up chamber. Kung walang oil, edi puro hairline na gas-gas yan. Which eventually, pag dumami na, loose compression, di ba? Hindi makaka-penetrate yung air papunta sa hop-up chamber and hop-up rubber. It is because merong sisingawan dito sa taas ng nozzle. Di ba? Yun. Kaya nga sabi nung iba eh, kasi nagpa-fine-tuning tayo, nagtitrigger job. Lagi kong sinasabi, ang fine-tuning and trigger job, ginagawa yan sa mga unit na bago. Doon masarap gawin yan. Pero pag yung unit gastado na, tapos hindi na alagaan, hindi advisable at hindi namin ipa-fine-tuning, hindi namin iti-trigger job. Okay? Ang unit na magandang i-fine-tuning at i-trigger job is yung unit na bago, basal. Kasi wala pang ganong wear and tear, wala pang ganong gas-gas. Madaling makuha yung setting. Pero kung yung unit, 2 taon or 1 taon mong ginamit, hindi ka naman nagsisilicon oil, puro gas-gas yung nozzle, puro gas-gas yung slide, puro gas-gas lahat, blowback housing, disconnector, lahat ubos. Pucha, tapos ipitotono natin, hindi pwede yun. Kumbaga para magsasayang lang tayo. No, no? Kung gusto naming mamera, sasabihin namin, tara, pan-tuning natin yan, trigger job natin yan, kahit hindi naman pala. Diba? Pero dahil diretso lang kami, hindi ko sasabihin sa inyo na pwede, pwede i-tuning yan. Tapos, alam, deep inside, alam ko naman na hindi pwede kasi hindi mo naman naalagaan nung una pa lang. Diba? O yun. No? Marami, maraming things to consider eh. Pero, ganun, no? Okay, depende sa game site. Merong game site na open FPS, especially pag milsim, no? Ako, on my point of view, I don't encourage na pupunta kayo sa game site na open FPS. Tandaan nyo, ang paglaro ng airsoft is a healthy competition. Paano masasabing healthy competition yung isang bagay na sinasaktan ka o nasasaktan ka? Diba? Paano masasabing healthy competition kung ang gamit mo is 400 FPS, newbie ka eh, 400 FPS to 420 FPS, babanatan ka ng isang 600 FPS. Is that healthy competition? Diba? Kung ako sa inyo, ang tangkilikin nyo yung game site na merong limit na tinatawag. 400 FPS, sarap yan, sarap laruan yan. 420, okay pa rin naman. No? 440, masakit na yan. Diba? Kaya, ano, no? Tangkilikin nyo yung mga game site na healthy environment. Kasi, sa pag-airsoft, you will gain more friends. Paano mo magiging kaibigan yung taong nanakit sa'yo? Paano mo magiging kabatian? Or, paano ka magkakaroon ng mood na batian? Bro, nice game! Yung isang tao na ginamitan ka ng 600 FPS sa tagiliran. Diba? Maghihiwalay kayo. May mga sasakyan kayo. Nasa parking area kayo. Paano mo sasabihin na, bro, next time ulit, next week ulit, kita-kits dito tayo, laro ulit tayo. Paano mo sasabihan yung ganung tao na binaril ka na 600 FPS ng 500 FPS? Is that healthy? Diba? Masarap yung lahat kayo 400, lahat kayo 420. Tapos na yung game, uwian na. Bro! Ang lupit mo kanina. Next time, ha? Next Sunday ulit. Laro tayo. Di ba? Healthy. Nagkaroon ka ng friends. Pero sa tingin mo, gusto mong makalamang nag 500 FPS ka, 550 FPS ka. Sa tingin mo ba, kakamayan ka ng mga kalaro mo? Hindi. Minumura ka patalikod. Utang ina mo. Di ba? Ganun yan. Mumurahin ka, gago. Bastos ka. Ganun yan, di ba? Kaya,
Tangkilikin nyo yung mga game site na maayos ang rules, di ba? Although, marami naman na game site na maayos talagang rules, organizer, marshal, di ba? Yun ang masarap laruan. Pero yung hindi kasi healthy eh. Hindi, for me, hindi healthy. Ako kasi yung tipo ng tao na gusto ko pag naghiwalay tayo, maganda yung memories, no, na nasa utak natin pareho. Ako kasi yung tipo ng tao na gusto ko someday pag nagkita tayo, ang sasabihin mo sa akin, mabuting tao yan si Big Man. Ako yung ganun eh, no? Minsan dumarating sa puntong madalas nagpapatalo ko, pero para lang, di ba, maging okay ang sitwasyon. Diba? Ako yung tipo ng tao na gusto ko a week from now or a month from now or even a year from now nagkita tayo sa isang game site. Bro, na-miss kita! Oh, naaalala ko yung huling paglalaro natin. Pucha, gumugulong ka. Ah, di ba? Yan yung mga ganon. Masarap. Pero sa tingin mo, mag-iiwan ba ako ng magandang alaala sa'yo kung binaril kita ng 700 FPS sa tagiliran mo? Sa tingin mo, matutuwa ka bang makita ko? Kasi sa akin ka unang nakaranas ng 600 FPS na bala sa tagiliran mo? Hindi! Baka nga ang gawin mo sa akin, paluin mo ako ng rifle mo eh, di ba? Kasi putang inan to, nandito na naman to. O, di ba? Tandaan nyo, airsoft is a sport. Airsoft is ginawa to have more friends, not enemy. Okay? Airsoft is napakasarap na libangan kung gagamitin mo ng tama. Okay? Ayan. Sir, pwede po malaman ang inclusion ng package po bumili, like manual ba or accessories? Mag-PM ka na lang siguro, no? Mag-PM ka, okay? Spring type airsoft boss, magkano? Wala po kaming spring type na airsoft maliban lang sa mga sniper, no? Spring type, if kung yung naghahanap ka ng one cock one shot, wala po dito nun kasi airsoft shop po to, more on gas type, more on electric type, no? Kung one cock one shot, ayun, okay. It's better to have positive force, okay? Boss, yung spring type, meron ka ba? Kano price, no? Okay, yeah, pero mas maganda may limit ang FPS. Tama. Ako, gusto ko doon sa may limit lang, no? Hindi ako maglalaro or hindi ko kayo encourage na maglaro doon sa walang limit, no? Kasi doon sa open FPS kasi hindi kayo mag-enjoy talaga. Hindi talaga kayo mag-enjoy, no? Okay, so yun lang muna mga airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po! And have a blessed day.